magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating prayer devotion. Buksan po natin ang ating mga Bible sa James chapter 1, verse 26 to 27. The Bible says, "If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep themselves unspotted from the world." Atin pong pag-aralan ngayong umaga, pure religion, na siyang binanggit po dyan sa atin pong text. Kaya ay ipinaghahambing po ng salita ng Diyos ang vain religion doon po sa pure religion. So, paano po natin masasabi ng ating religion o kaya ang atin pong pananampalataya ay pure sa harapan ng Diyos una sa lahat at maging po sa harapan ng tao? Pansinin po natin ang ilang mga mahalagang punto po dyan na kung saan ay napapaloob sa tinatawag na pure religion. Meron pong ilang aspeto na makikita po natin na napapaloob sa isang tao na kung saan ay nag-possess ng pure religion. Number one, mayroon po tayong makikita sa kanya na controlled speech. Yan po ang maliwanag na sinasabi dyan sa verse 26. Sabi po dyan, "If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue." So, kaya kung ang bawat isa daw po na nagsasabi na siya ay mayroong pananampalataya, no? Siya ay isang Kristiyano, kaya siya ay isang taong nakakilala sa Panginoon, relihiyoso, na hindi lamang po sa salita, kundi ay ito'y napapatunayan din po naman sa magitan ng ating mga buhay, na kung saan ito pong ating may akda dito si James ay very practical Christian po siya, no? Na kung saan ay ang pananampalataya ay hinahanapan niya po talaga ito ng evidence, no? Ng gawa. Kaya ang evidence po ng pure religion na sinasabi natin ang ating pananampalataya ay tunay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, ang sabi po dyan ay siya po'y marunong magpigil sa kanyang dila. No? Magpigil sa kanyang dila. Kaya yan po mga minamahal, mga kapatid, ay napakahalaga. No? Kung atin pong papansinin, ang sabi po ng Biblia ay sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new." Kaya isa rin po sa babaguhin ng Panginoon sa atin ay ang mga lumalabas sa ating mga dila. No? Sa ang binabanggit natin mga bibig, mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig na siya binibigkas po ng ating mga dila. So kaya kapag ikaw ay tunay na mananampalatayang Kristiyano, ay nararapat po na makitaan ng pagbabago ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Ano po? Yan po ang maliwanag na binanggit at pinaglaanan ng Holy Spirit upang ituro sa atin sa magitan po ng sulat ni James doon sa chapter 3 na kung saan ay kanya pong ipinakita doon ang kahalagahan ng pagkontrol sa lumalabas sa ating mga bibig sapagkat ito po ay mapanganib. Kung hindi po natin kayang kontrolin, ay hindi po napiplis ang Panginoon sapagkat kanya pong ginamit ito na halimbawa sa maraming mga bagay na kung saan ang tao ay mayroong kakayanang kontrolin o kaya paamuhin ang mga wild animals. Subalit ang sabi ni James ay ang tao ay hindi niya kayang supilin o kaya kontrolin ang kanyang bibig. No? Kaya napakahalaga po na tayo ay paalalahanan sa puntong ito sapagkat ang sabi ng Bible, ang atin pong mga dila ay puno po ito ng lasong nakamamatay according to James 3:8. Then sabi po niya ay sa verse number 10, "Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not
so to be. So hindi daw po maaari, no, na ang the same na bibig o kaya dila ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon, and at the same time ay ginagamit din po natin ito sa cursing, no, panglalait o kaya sa pagmumura o kaya sa pagbibitaw ng mga salitang hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos at maging sa harapan ng mga tao. Ang sabi po dyan ay hindi po yan katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. At kanya pong ginamitan ng analogy sa isang bukal na kung saan ay isa lang po ang lumalabas na tubig doon. No? Hindi po maaari na ito'y kinalalabasan ng matamis and at the same time ay mapait. At gayon din po naman ang tubig na maalat, ang tubig po sa dagat, ay hindi po yun maaaring maging potable water, no? Dahil yun po ay maalat. So, iisa lang po ang source, iisa lang din ang lumalabas doon. So, ganun din po sa atin. Kapag sinasabi natin na tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y mga Kristiyano, dapat po ay pagpapala ang lumalabas sa ating mga bibig, hindi po yung mga hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon. So, meron tayong controlled speech. And then, number two, meron pong altruistic service. Yan po ang maliwanag na binanggit dyan sa verse 27. Balikan po natin sa James 1:27. Sabi po ng Bible, "Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction." So when we say altruistic, ay galing po yan sa word na altruism, which means selfless concern for the well-being of others. Ito po yung ating paglilingkod na kung saan ay hindi po natin iniisip ang ating kapakanan, kundi iniisip natin ang kapakanan ng iba. Hindi po ba yan ang ating natutunan sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan nung po siya ay nagkatawang tao, ay sabi niya, ako ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, no? At kung papanong tayo ay mga alipin ng Panginoon, nararapat po na tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay gagawin natin ang lahat ng uri ng paglilingkod. Unahin natin ang ating unahin po natin ang ating kapwa, ang kanilang pangangailangan, na sila po ay abutin higit sa lahat sa Ebanghelyo, at sila po ay tulungan na lumago sa pagkakilala sa Panginoon, no? At yan po ang pure religion, na kung saan ay nandoon po ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Then lastly po, mayroon po tayong separation. So, yan po yung ikatlong aspeto na makikita natin sa isang Kristiyano na nag-possess po ng totoong pananampalataya. Sabi po dyan sa verse 27, sa last part, to keep himself unspotted from the world. So, mayroon po tayong separation. Ibig sabihin po nito ay makikitaan po tayo ng buhay na kung saan ay hiwalay sa gawain ng kamunduhan, no? So kaya tunay na ang isang pananampalataya na mayroong tunay na conversion ay mayroon po itong transformation sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay dumulog sa Diyos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming banal, salamat po sa iyong banal na salita na minsan pa ay pinalalahanan kami na dapat po ay may pakita po namin ang evidence ng tunay na pananampalataya. Hayaan mo na, O Panginoon, na sa magitan ng aming mga buhay ay mapatunayan po namin sa iyong banal na harapan at maging sa harapan ng mga tao na hindi po walang kabuluhan ang aming pong sinasabing pananampalataya o kaya religion. Sana po, Panginoon, ay sa pamagitan ng liwanag ng mabuting mga gawa na namamalas sa aming mga buhay ay maluluwalhati kanawa ng maraming mga tao, at sa pamagitan nito ay marami nawang mga kaluluwang madala kami sa iyong banal na panan. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, ang aming mga buhay na ito ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming mga tao kung paano kami ay tumanggap ng pagpapala at libreng kaligtasan mula sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa araw na ito. Tulungan mo kami sa lahat ng aming mga gawain. Ikaw po ang siyang higit na maluwalhati namin, dahil ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen.